I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Makararanas po muli ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm ang ilang bahagi ng bansa bukas. At ayon sa PAGASA, apektado ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Southern Luzon at Visayas. At sa datos ng Weather Central, hanggang katamtamang ulan at thunderstorm ang mararanasan sa Central Luzon at dyan po sa lalawigan ng Palawan. Ang natitirang bahagi ng Luzon magkakaroon naman ng mahihinang pag-ulan. At sa Metro Manila, mababa ang chance ng umulan lalong-lalo sa umaga at hapon. Pero pagdating po ng gabi, bahagi ang tataas yan. Pero yung ating init factor o yung damang init mga kapuso, posibleng umabot ng 37 degrees Celsius. At sa Visayas, mas maraming ulan ang posibleng bumuhos dyan sa central section tulad ng Cebu at Tagbilaran. At malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon naman ng mahina hanggang katamtamang ulan. At thunderstorm lalong-lalo na po pagdating ng hapon at gabi. Mga kapuso, ilang kaso na naman ng mga tinamaan ng kidlat ang naiulat sa ilang probinsya. Kapag ganitong panahon ng thunderstorm o mga pag-ulang may kasamang kulog at kidlat, dapat po I am ready para iwas disgrasya. Ayon sa mga eksperto, ang isang heavily charged lightning o kidlat ay katumbas ng milyon-milyong boltahe ng kuryente, kaya mapanganib kapag matamaan ang kidlat. Paalala ng PAGASA, kapag may thunderstorm, hangga't maaari, huwag pong lumabas ng bahay o iwasang maligo sa ulan. At kung aabutan naman ng thunderstorm sa labas, agad makisilong sa isang bahay o gusali. Pero iwasan pong sumilong sa nag-iisang mataas na puno o istruktura sa malawak na lugar. At kung kayo naman ay nasa loob na ng bahay, agad tanggalin sa power outlet ang plug ng appliances para hindi masira sakaling tamaan ng kidlat ang linya ng inyong kuryente. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.